Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay usapang masa. Bakit nga ba maasim ang ating masang tinapay? Bakit ito matigas? Bakit kaya magaspang ang ating ng pinipigura? Bakit hindi makinis pag once naluto na? Bakit mabilis naligas? Malalaman mo yan pag tinapos mo kong video natin ngayon kung paano natin maiiwasan yan para maging maganda naman ang ating gawang mga tinapay. Tara, pag-usapan na natin. Okay, ito ng mga rason kung bakit magaspang, hindi makinis, madaling manigas. Unang-una sa pagmasa natin, kailangan hindi natin dapat isabay ang shortening. Pag nahalo na lahat ng ingredients, doon mo siya ilalagay ang ating nakahanda ng shortening. Pangalawa, kailangan ang ating yeast ng ating tinapay ay nakabase lamang sa ating arena o hindi nagsusubra ang paglagay mo. Dahil isa ito sa madalas umasim ang ating masang tinapay, ang ating dough, kahit hindi mo pa ito napipigura. Isa pa, bakit ang tinapay mo ay pag niluto na ay madaling manigas? Well, ang sagot dyan, pag nagpakinis ka at nagmix ka ng tinapay, tama-tamain mo lang na kaya mo tapusin sa hindi lalampas ng kalating oras. Kasi once mabilis ang alsa niyan, pag umalsa na sa lamesa at tinuloy mo pa rin ang paggawa nito, sigurado yan. Tingin mo maganda. Pag sinalang mo na yan, pag naluto na, ang bilis-bilis ng manigas. So mas maganda ng ating pipigurahin na hindi pa nakaalsa. Tamang-tama lang para siya diyan umalsa sa ating tray. Ngayon, may isa pang sekreto dyan. Bakit ang ating tinapay ay mabilis tumigas na luto na? Isa kadalanan yan, kahit tama siya sa alsa, ay ang ating proseso sa paggawa. Kailangan lang ang paggawa natin ay nasa oras o naka-timer tayo dahil ang ating ingredients na katapat niyan ay masasabi din natin na nasa oras. Kasi pag once na niluto mo yan sa tamang alsa at hindi siya over-rice, magiging expand ang ating tinapay at magiging floppy ito. Sa pag-asim naman, kailangan hindi lalampas sa 3 oras ma-stack ang ating masa. Kung pwede lang, sa 1 oras or sa kalating oras bago siya binasa ay matatapos na ito. Kung kailangan magpatulong ka sa pagpigura sa lamesa, gawin mo. Kasi sa dami mong gawa, naalsahan ka. Yan ang isang sekreto natin. Ngayon, sa atin namang hinahalo, kailangan ihanda ang lahat ng ating mga ingredients dyan. Okay guys, ipag-plus ko na lang sa inyong screen ang buong summary ng ating pinag-usapang natalakayan kanina. Sana inyo itong matatandaan at inyo may lista.
Okay guys, yan ang muna ang ating napag-usapan. Sana may naitulong ako sa inyo at may naitulong ang aking vlog. Pa kayong malaman kung may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa ating comment section. Kaya handa kong sagutin lahat dyan. Huwag mag-subscribe at turn na rin ang notification bell para maging updated ka sa sunod naming video i-upload. Happy baking! Welcome to Learn Baking with S&J. Para sa mga baking tutorials, tips, trivias at ideas, i-search lang ang Learn Baking with S&J official, mag-subscribe sa aming channel at buksan ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na aming i-upload dahil nag-upload kami weekly every Wednesday. I-like nyo na rin ang aming Facebook page at i-follow ang Instagram at Twitter para sa iba pang updates. Happy baking! Let's create something from oven and learn from our baking experience. For more baking tutorial videos, let's stay connected and feel free to reach us out on our different social media platforms.